Yung pan na ito na ginamit ko ay heavy skillet, which is not good for frying fish or anything. It's good for sauteing or making sauce. So, ininit ko yung ating kawali. Dinagyan ko ng mantika. And then, hinayaan ko siya na maging smoky a little bit. Saka ko dinagdag yung bawang. Adding olive oil and the garlic into the heavy skillet pan. At ayan lang natin mag-brown ng konti. And then, we will add hindi tatagal yung ating prawn kasi masusunog na yung ating garlic. So, ihalo lang natin ito hanggang sa maging brown na ng konti. And then, sunod na natin yung ating next ingredient. Usually, yung mga garlic shrimp ay ginagamitan ng chopped parsley. But for my recipe, I rather use the chopped spring onion. Kasi iba yung lasa ng spring onion sa dishes. So, every cook has its own preference. May she or he will add something na hindi akma sa inyong paningin. It's their own, you know, concept of cooking. So, cooking is about fusion. So, no doubt, everything that will add to the flavor of what we're cooking will benefit from good or bad. Actually, ngayon lang naman ako nagluto ng shrimp na ito because there is one person in our family, and it's my daughter, who is really allergic to it, and I don't want her to rush to the hospital because of me cooking shellfish while she's here. So she's not here today, she's at work. So I'm gonna cook for my son and my husband for them to eat and to try for the first time yung aking garlic shrimp, because I always cook this with, you know, soup, sinigang shrimp. And by this time na, ilalagay na natin yung ating butter. One cube muna para ma-settle yung ating oil at mag-mix sa kanyang mga spice. So yung ating final step, ilalagay na natin yung full na 5 cups na butter. I put about less than 1/4, or if you want more butter on it, it's up to you, right? Kasi yung kayo ang nagluluto eh, hindi ako. So I just put less than 1/4. Kinat ko into cubes. Dagdagan na natin ng salt, and then saka natin ilagay yung ating chili flakes. Gaya ng sinasabi ko always, if you are in doubt of what you're following on every recipe, always follow your instinct, because kung ano yung nararamdaman yung sarap o yung lasa, you can always feel it. Then, yun na i-apply nyo sa inyong niluluto kasi kayo ang magkikinabang dito. So, ito na yung ating garlic shrimp recipe for today. Isn't it easy? So, if you are a mom on the rush like me, you can just follow this recipe. So ngayon, ready na siya para ilagay natin sa ating desired na lagayan. I put it into skillet, yung iron skillet, para magsisaw siya habang isiserve ko sa table. So, at the top, linagay ko yung half ng ating chopped spring onion. So, everyone, if you are new at my channel, please don't forget to subscribe and like and share, and also to hit the notification bell. Stay safe!